paano kung totoo ang multiverse at bigla kang mapunta sa ibang universe mo nang wala kang palag. At sa universe na yun ay wala kang access sa maayos na tahanan, damit, technology, tubig at pagkain at nasa gitna ka pa ng isang kagubatan kasama ang iba mo pang ka-multiverse. Anong gagawin mo? For the next 3 days ay magso-survive ako sa isang kagubatan sa gitna ng kawalan kasama ang mga kamukha ko. And welcome sa ating day 2! Noong day 1 ay natapos ang araw ko sa pagsurpresa sa akin ni Ares at ni Robert na sasamahan pala ako ng aking mga kamukha sa pagsusurvive. Pero bago nyo panoodin ang day 2, make sure na napanood nyo na ang day 1. Pag-uumpisa ang day 2 namin sa pinakamalupit na pwede namin gawin dito. At eto ang tumunganga. Zoom in sa mukha ni JD, kay Abby, at sabay hagis ng bato para matawa si JD. Ano kaya pwede natin gawin? Kasi matagal-tagal pa tayo dito. Kailangan lang naman natin hintayin yung one eh. Lubog ng araw, pagsikat ng araw. Pero ngayon, ayoko naman na tumambay lang tayo dito. Mas maganda, kung tatambay tayo, pero meron tayong tambayan. No? Tama. Oops! Bago kami gumawa ng tambayan, alam kong yung iba sa inyo ay nagtataka kung sino ba sila. Rewind lang tayo ng onte. Last 2 months ago, I posted a vlog titled Finding My Kalookalike sa Buong Mundo. At 7 kamukha ang nahanap ko. 2 dito ay si Joseph at si Adi. Sila ay ang naging paborito ng mga taong nakapanood nito. At sa vlog na yon ay may promise ako na kung sino ang sa tingin yung pinakakamukha ko ay dadalin ko sa Boracay. And I finally came to a decision na ang panalo ay si Adi at si Joseph. Dahil ito ang sinigaw ng puso nyo. Pero bago tayo pumunta sa Boracay, isinama ng aking team sila Joseph at Adi dito sa kagubatan. Kaya saktong-sakto, dahil bago ang sarap, isasama ko muna sila sa hirap. Kaya huwag na natin patagalin. Subukan na natin ang diskarte nila at gumawa na tayo ng tambayan. So naisip ko na gumawa ng tambayan para sa aming tatlo. Dito kami magpapahinga, magtatago kung may panganib at gagawin namin ito ng pinakamagandang tambayan sa lahat ng pwedeng tambayan. At walang makakapagpahinto sa amin sa paggalaw at paggawa nito dahil kami ay unstoppable! Unstoppable! Pero mai-stop dahil sa isang malakas na ulan. Dahil hindi na kami makakahanap ng kawayan dahil sa taas ng tubig. Kaya wala akong magagawa kundi magpatila. At dito ko na naalala na konti na lang ang aming tubig. At dahil tumaas ang tubig sa ilog, nasa ilalim na nito ang pinagkuhanan natin kahapon ng maiinom. Pero dahil wala kaming choice at kailangan namin ng tubig, pinuntahan pa din namin to at ang plano ay papakuluan na lang namin gamit ang lata. So tinikman ko ang tubig at pinatikim ko din kay Adi. Nilunok ko. Tikim lang. Wala naman lasa. Okay naman no. Asan lupa? Nasaan yung pulse? So kumuha na kami ng tubig at nag-start na kami gumawa ng pagpapakuluan. Kaso ang problema, dahil basa ang mga kahoy, mahihirapan kami magpaapoy. Kaya mukhang titiisin naming inumin ang tubig na lasang lupa. At dahil paggabi na din, ay inaya ko na sila na pumanik sa taas ng batuhan dahil mas patag ang mga bato dito at mas makakatulog kami ng maayos. Medyo delikado nga lang dahil madulas at pwede kaming malaglag sa tubig na hindi na namin alam kung gaano to kalalim. Okay guys, so ngayon dito kami matutulog dahil mas patag yung bato dito kesa dun sa tinulugan ko kahapon. At least dito, hindi maputik. Huwag lang uulan. Kasi GG kami dito pag umulan. Kasi mataas. Pre. Pre. Protocol. Protocol muna tayo guys. Para safe. Para safe lang ha. So, naitan nyo naman yung lalaglagan natin dito. Ilog. Okay. So, ang protocol natin, pag may nadulas, hagis agad yung salbabida. Okay. Siyempre, hindi naman mawawala sa atin yung pagpapanik. Pero, mas maganda na composure lang kasi mas maliligtas natin yung sarili natin eh. This time, hindi na lang isip ko ang kalaban gaya ng nangyari kagabi. Totoong sitwasyon na ang kalaban namin at pwedeng buhay na maging kapalit kapag nagkamali kami dito sa taas.
At hinding-hindi to pwedeng mangyari dahil kailangan ko pang tumalon sa aeroplano pag naabot natin ang 1 million. Subscribe for Skydive. Para magkaroon ng dagdag na liwanag, ay inumpisahan na namin ulit gumawa ng bonfire. At dumalaw na din ang gutom sa amin. Buti na lang, kasama ng sorpresa nila Ares at ni Robert, ay merong dilata at tinapay na tamang-tama para mapunan ang gutom namin ngayong gabi. Pagkatapos kumain, ay kinuha ko na ang pagkakataon para kamustahin sila. Kamusta ba kayo, pre? Ano bang nafe-feel nyo ngayon? Ako, halo, syempre. Andun yung saya, andun yung bago experience, diba? Syempre, yun lang nangyari ito sa buong buhay namin, diba? Experience, yun yung isa sa nakuha ko. Happiness, kahit tatlo lang tayo dito. Yung extreme na saya. Kasi merong mga time na yung mga takot mo, dun mo haharapin. Dun mo lalakas loobin na kalabanan at mahigitan mo yung fear mo. Wala nang arte-arte. Ito, saan ba namin nakuha ito? Diba, kita nyo naman. Pero alam namin malinis ito. Hindi namin naging arte. Ba, may ihiyan. O kaya, buhay. Ihiyan ng dinosaur. Sa buhay, lagi mo titignan talaga yung mga solusyon ko. Ako pre, natatakot ako ngayon. Pero ngayon, at least, nandun tayo yung tatlo lang dito. Wala nang karapatan matakot. Let's go! Let's go! Kaya pre, tulog na tayo, ha? Kadalasan, sa mga panahong akala mo okay na ang lahat, doon tumadating ang pagsubok. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, tumataas at lumalakas na pala ang pag-agos ng tubig sa ilog. Grabe guys, ang lakas ng alon. Grabe, nagising ako. Kala ko umuulan pero sobrang lakas lang ng alon. Sobrang taas nito pero nandiyan na yung tubig. Ito lang kami. At this point, kinakabahan na ako ng sobra. Dahil konting mali lang namin at madulas kami, ay maaaring hindi na namin malabanan sa paglangoy ang lakas ng agos. Sa mga oras na to, naisip ko na paano kung nandun kami sa tinulugan ko kahapon. Malamang sa malamang ay inabot na yun ang pagtaas ng ilog. At malaking trahedya ang maaaring kinaharap namin. Bandang alauna ng madaling araw ay mas lumakas pa ang agos at patuloy pa itong tumataas. Kaya nagdesisyon na ako na umakyat pa kami sa mas mataas na bato na sana hindi na rin abutin. Ma'am Lord, lumalapit po kami sa inyo sa oras na to para humingi po Lord ng tulong na hawiin niyo po Lord yung malakas na alon Lord na pumupunta dito and kayo na po ang kumontrol sa pagtaas ng tubig. Panalangin po Lord na hindi na po kami abutin. Huwag niyo po kami papabayaan, Lord. Nandito lang po kami sa taas. Ikaw po yung sandigan namin sa mga oras na to. Kaya na po namin pinagkakatiwala itong sitwasyon na nangyayari. Mapanalangin ko, Lord, na walang mangyaring masama sa aming tatlo. Makababa kami ng ligtas dito. Maraming salamat, Lord. Jesus name we pray. Amen.